What's up mga kapamilya? I'm Master Hans Kua and welcome to Kapamilya Confession. Pero bago po ang lahat, gusto ko pong magpasalamat. Thank you sa lahat ng mga kapamilya natin sumusubaybay sa akin sa everyday po yan ha, sa umagang kay ganda. Horoscope po yan, lucky color, lucky direction, araw-araw, Monday to Friday, sa umagang kay ganda. At nag-aabang po sa mga payo na binibigay ni Master Hans Kua, magabay sa inyong mga kapalarhan segment ko po sa DZMM, sakto every Monday and Friday po yan, sa DZMM Teleradio po ha, every Monday and Friday po, 10 a.m. to 11 a.m. po sa DZMM, kasama pa rin po si Master Hans Kua. At inaanyaya ko po kayong lahat dahil alam niyo po ba, 2017-2018, best-selling po ang libro ni Master Hans Kua. Kung saan po itong libro ni Master Hans Kua, ito po yun ha, may 2017-2018, syempre wala na dito. Pero 2017-18-19, every last 2 years, best-selling po ang libro ni Master Hans Kua. Maraming salamat sa mga bumili ng aking 2017-2018 books. At ngayon po, inaanyayaan ko naman po kayo na bumili po ng aking 2019 astrology book. Ano po ba mabibili makukita sa libro na ito? Ito po libro ni Master Hans. Isang libro po. Lahat ng animal forecast magmula sa rat hanggang sa pig nasa isang libro. Ito pong libro na ito ay published po ito ng ABS-7 Publishing. Mabibili po ito sa lahat po ng bookstores nationwide. Kaya ano po inaantay nyo? Bili na at iregalo to sa mga kapamilya nyo po. Bili kayo ng maraming copies. 500, 1,000, 2,000 copies, 5,000 copies. At ipamigay nyo po sa lahat po ng pamilya nyo. Ito pong libro ni Master Hans ay kompleto. Every month po, nakasulat po sa isang libro ni Master Hans. Bili na po kayo. At okay, kung handa na kayo, meron po tayong 10 minuto, 10 minutes para sagutin ang inyong mga katanungan. Pero bago ang tanong nyo po, kailangan muna natin sumabak sa Malas or Swerte Celebrity Edition Challenge. So let's do it! Simulan po natin. Dito po ang Kapamilya Confession, kung saan po kukuha si Master Hans Kua ng mga pictures po ng ating mga kapamilya. May mga pictures po tayo ng mga kapamilya natin at mga birthday nila. Babasahin ni Master Hans kung sila ba ay swerte or medyo not lucky for 2019. Basahin po natin, ang unang-unang lumabas sa atin ay si Kisses de la Vin. Pinanganak po siya ng May 1, 1999. Alam niyo po ba, si Kisses o yung year 1999, May 1, 1999 or 1999 is the year of the rabbit. Alam niyo po ba, ang rabbit ang number 2 na pinakamaswerte animal forecast for animal zodiac for 2019. Sa mga year of the rabbit, itong taon na ito ay maswerte, ay maraming success, maraming opportunity, lalo na po kay Kisses de la Vin. So this year, hahataw po ang mga project, hahataw po ang kanyang wealth, money po, mas maraming opportunity pa rin kay Kisses de la Vin. Sunod tayo natin babasahin ay si Donnie Pangilinan, na pinanganak po ng February 10, 1998. Alam niyo po ba si Donnie Pangilinan, siya po pinanganak ng Year of the Tiger. At alam niyo po ba, ang Tiger, kung kanina po ang Rabbit, si Kisses po, ang number 2 na pinakamaswerte, si Tiger naman, kay Donnie Pangilinan naman, siya naman po ang pinakamaswerte ng animal zodiac for 2019. So sa kay Donnie, this year, may mga project siya na magiging successful, may possible of movies, meron siya mga posibleng mga teleserye na magiging tapatok sa ating mga kapamilya. Sunod natin babasahin ay si Catherine Bernardo. Siya po ay pinanganak ng March 26, 1996. Alam niyo po ba, ang year ni Catherine ay Year of the Rat. Ang mga Year of the Rat ngayon taon ito ay may activated po ang love and success pagdating sa career, love and opportunity pagdating po sa trabaho. Maraming success sa trabaho. Masaya po ang love life ni Catherine Bernardo for 2019. So maswerte din po. Basahin pa rin natin next po kay Daniel Padilla. Pinanganak po siya ng April 26, 1995. Yes, Daniel Padilla, this year of the pig kasi this year ay may success po, may victory star, so maraming victory, maraming success, may mga movies na gagawin o may mga teleserye na gagawin na sure papatok pa rin po, na tatangkilitin pa rin po ng ating mga kapamilya. So congrats and good luck po kay Daniel Padilla. Next natin, kay Liza Soberano. Master Hans, siya po'y pinanganak ng January 4, 1998. Si Liza Soberano, siya po is the Year of the Tiger. Ang mga Year of the Tiger also ay maswerteng Year Zodiac for 2019. Kay Liza Soberano,
maraming success opportunities pa rin yung mga teleserye man siya papasukin na possible also na magiging surely magiging matatangkilikin also ng ating mga kapamilya. So, good year also sa kanya. Next is Enrico Hill. Enrico Hill is the year March 30, 1992. Siya po'y pinanganak ng Year of the Monkey. Ang mga Year of the Monkey for 2019, maraming silang mga plans, maraming silang mga ideas that surely will gain money or success pagdating sa pera. So, kay Enrico Hill, this is a great year also para sa kanya. So, next pa tayo, kay Nadine Lustre. Pinanganak po siya ng October 31, 1993. Year of the Rooster. Year of the Rooster. Success also pagdating sa pera. Opportunities. So, this year also kay Nadine Lustre, marami pa rin siyang project. Marami siyang mga teleserye o maraming movies na gagawin na papatok also for 2019. Next time, next natin babasahin ay si James Reed. Pinanganak po si James Reed ng May 11, 1993. Also, Year of the Rooster. Ang mga Year of the Rooster also this year kasi is Money Star ay umupo sa Year of the Rooster. So, yan po ang ating 2019 forecast po mula dito po sa ating Kapamilya Confession. So, may question pa tayo dito. Ang susunod natin question is dito sa mga nagpadala naman po ng mga katanungan ng mga kapamilya natin na nanonood. Mga katanungan niyo po. O don't forget ha, i-follow niyo po ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter. Hanapin niyo lang po, Master Hans Kuwa. Basa muna tayo ng katanungan. Unang katanungan natin dito ay nagpadala mula po itong katanungan na ito kay Karen Gutierrez. Master Hans, nahihirapan ka rin po ba mag-predict ng inyong mga nahihirapan ka po ba mag-predict ng kapalaran ng isang tao? Yes po, hindi ganun kadali po mag-predict ng kapalaran ng isang tao dahil muli po, ang prediction po, ang guide na sasabihin ni Master Hans ay may bearing po yan sa kanyang buhay o decision making. Muli po, ako po yung tagabigay support at tagabigay suggestion, tagabigay interpretasyon o tagabigay hula, tagabigay prediction lang. Siyempre, nasa kanyang nasa isang tao pa rin nakasalalay ang success o ang failure ng isang tao. Pero siyempre, mahirap po maggabay, magbigay po ng mga kapalaran. Siyempre, ito po ay pinag-aralan ni Master Hans. Ito po ay gift ni Master Hans. At ito po ay sinishare ni Master Hans sa ating mga kapamilya. Basa pa rin tayo next po. Ang susunod na katanungan ay nagmula po kay Tiffany Yang. Master Hans, ano pong zodiac ang hindi po masyadong maswerte ngayong taon, the Year of the Earth Pig? Ang hindi masyadong maswerte this year, ang direct clash kasi ng Year of the Pig is the Year of the Snake. Sila po ang medyo not so good year para sa 2019 because po ang mga snakes, sila po yung direct clash ng Year of the Pig. Ang mga Year of the Snake also nasa kanilang star also umupo ang Star of Cheating, Betrayal, mga backstabbers sa mga Year of the Snake. Siyempre, chill lang kayo, hinahina lang po para sa mga Year of the Snake. Basa pa rin po tayo. Opo, basa pa rin tayo sa mga nagpadala po. Mga kapamilya na kay Michelle, Bebita, Master Hans, ano pong swerte ang meron para sa Year of the Pig? Ang mga Year of the Pig, may success star sila na may kinalaman po sa success, ibig sabihin sa mga project, sa trabaho, sa pag-aaral man yan, or sa work man yan, or sa business, may success star sila. May victory star also, mga Year of the Pig. Ang mga Year of the Pig also is a great year also na magkaroon po ng baby, or ng marriage, or ng love life for 2019. Basa pa rin tayo. Basa pa rin tayo. Next po natin, don't forget ha, kita-kita tayo sa aking Instagram, Twitter, YouTube, Master Hans Kuwa. At syempre, ang aking 2019 astrology book po. Mula po yan sa ABS-CBN Publishing. Available itong libro ni Master Hans sa lahat po ng bookstores nationwide. Basa pa rin tayo. Master Hans, ako po si Cara Banana. Master Hans, sino po ang favorite niyong celebrity? Ang kailangan mag-ingat dahil may bad luck star sa Year of the Pig. Medyo hindi ko po memorize kung ano pong mga sign nila. Okay, tignan natin po sa mga celebrity po natin na Year of the Snake, ingat po sila sa cheating and betrayal. Ang mga Year of the Dragon this year is the recovery year ng mga Year of the Dragon. So last year, not good year nila, kalaban po ng Year of the Dragon. So sa mga Year of the Dragon, dapat hinahinay lang rin ang mga Year of the Dragon. Year of the Monkey, dapat careful planning para sa mga Year of the Monkey. Basa pa rin tayo sa inyong inyong padala po. Basa natin, next is kay Irene Ortiz, Master Hans. Sinusunod mo rin po ba ang mga prediction na nakita mo sa sarili mo? Yes, definitely. Minabasa, sinusunod talaga ni Master Hans Kuwa ang mga prediction sa sarili ni Master Hans. Example po dyan, each time na may ka-meeting ako, may ka-work po ako, make sure ko po tama ang direction na sinisit, inuupuan, at hinaharapan ni Master Hans. Yung lucky color na ginagamit ni Master Hans, personally, sinusundan ko po ang mga lucky colors ko po. At syempre, binabasa ko rin po ang aking 2019 astrology book. Ito yung sinunod ko maaga pa lang po. Syempre, ginagabayan ko rin po, sarili ko po, kung anong mga swerting month, anong mga kapalaran sa month nito. Ito po ay available po sa lahat po ng bookstores. Nationwide, kaya bilhin na kayo at iregalo po ang Astrology 2019 book ni Master Hans sa lahat po ng mga kapamilya. Basa pa rin po tayo. Basta tayo next po natin
ay si Masyarakat si Ina Dizon. Ano pong zodiac ang pinakamaswerte ngayon year of the pig? Please explain naman po, Master Hans. Salamat po sa nagpadalang question kay Ina Dizon. Ang pinakamaswerte animal zodiac for 2019 is the year of the tiger. Ang mga year of the tiger kasi nasa kanila po ang star of the nobleman star. Nobleman star is mga taong tutulong. Alam niyo po ba, to be successful, kailangan po talaga may taong tumutulong, may taong nagdadala ng opportunity star. At ang mga year of the tiger, nasa kanila po yon, opportunity star. Buod pa dyan, may wealth star, mga year of tiger, may pera o may success pa rin po ang mga year of tiger. Buod pa dyan, ang year of tiger kasi sila po yung best friend o good friend o allies ng year of the pig. May fertility star sila. So sa mga year of tiger, mapadaddy ka man o mommy ka man, this is a good year para magka-baby. Sa mga single na year of tiger, meron po kayong pag-ibig star for 2019. Basa pa rin tayo? Okay, basa pa rin tayo? Don't forget ha, available na po ang aking 2019 astrology book ni Master Hans. Mabibili to, po ito sa lahat po ng bookstores nation. Sa isang libro na to, andito po lahat ang mga kapalaran o mga birthday o mga forecast sa inyong sign. Available to sa lahat po ng bookstores nationwide. So basa pa rin tayo sa inyong mga kapalaran. Okay? Next, Master Hans, ang tanong ay nagsimula po kay padala po ni Barry Lava. Master Hans, nakikita mo rin po ba ang sariling kapalaran yon? Ano po ang mga sample niyan? Example po, Master Hans, magandang tanong to. Master Hans, nakikita niyo po ba ang sariling mga kapalaran? Yes po, sa astrology kasi, may mga stars tayo. Itong mga stars na to ay may mga specific meaning. So, wala po yan dahil ako nagbasa, gusto ko swerte, negative yon, hindi po lang gano'n. Kasi may mga stars na positive, ay may mga stars naman na negative, so hindi maswerte. At yung stars na yun, pag umupo talaga sa chart mo, kung swerte yan, ay swerte ka. Saan swerte yan? Sa pera, nakasulat yan. Sa pag-ibig, nakasulat yan. Pag sa pera, may cheating betrayal, nakaupo yan sa chart mo, mababasa at makikita yan everyday ha. Panoorin niyo po ako sa Umagang Kay Ganda, every Monday to Friday po yun. At every Monday and Friday po sa DZMM, sakto 10 to 11 in the morning po yan, sakto sa DZMM, kapalaran naman kung saan po nagbibigay si Master Hans ng feng shui tips. Follow nyo po ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, Master Hans po. Basa pa rin tayo? Okay, basa. Last three questions. Sige, basa pa rin tayo. Okay, ang next na mabasahin natin ay si... siya si Paula Magno. Master Hans, Year of the Tiger po ako. Ano pong prediction ang ibibigay mo sa akin in terms of career and love life? Si Paula Magno, bukod sa stars na pag-usapan natin, is maswerte talaga ang Year of the Pig pagdating sa career or love life. Dahil special si Paula Magno, nandito po ang aking tarot card. Kuhulaan o kukuhaan ka ni Master Hans ng barat. Tignan mo natin, Paula Magno, sa career mo. Pagdating sa career mo, the strength card. Ang ibig sabihin po ng strength card, nakasan ng loob, may mga opportunities na ibibigay sa'yo, kaya mo yan, at dahil po alam ng boss mo na kaya mo yan, itong mga trabaho na to ay magbibigay po ng output o magandang achievement o accomplishment sa iyo. Basahin naman natin kay Paula Magno ang kanyang love life, Master Hans. Tignan natin. Sa kanyang love life, ang sabi ng aking baraha, the Page of Cups, ibig sabihin daw po, may parating daw pong love life o lover sa iyo. Kung single ka pa, Paula Magno, mahahanap mo ito sa month of March, month of August, month of July, may pag-ibig. Pero kung may boyfriend na o may asawa na po, Paula Magno, this year, I very happy po ang love star o achievement pagdating sa pag-ibig. This is a good year para mag-baby boy this year kay Paula Magno. Basa pa rin tayo? Okay, basa pa rin tayo? Okay, last one na to? Last two, okay! Siyempre, don't forget to follow me sa Facebook, Instagram, Twitter, Master Hans Kua. Kay Mary Ann Birthday, Master Hans, ako po, si Mary Ann Birthday, Master Hans. Paano po ba nyo nakikita ang kapalaran ng isang tao sa pamamagitan po ba ito ng bituin? Magandang tanong po yan, paano natin nalalaman ang kapalaran o gabay ng isang tao? Alam nyo po ba, si Master Hans ay gifted. Ano ibig sabihin ng gifted? Even nakikita kita, even hindi kita nakikita, na-vibes kita, nalalaman ko kung ano ang iniisip mo against me or tungkol sa akin. Napa-vibes ko din. Alam mo, kaibigan kita, nasa phone book kita, minsan out of nowhere, ito text kita, kakamustahin kita, ito po yung nagsisignify na may maswerte o may dapat kang pag-ingatan. Ito po ang tinatawag nating gift ng psychic abilities or intuition or mga powers na may kinalaman po sa intuitive powers. Ito ay gifted si Master Hans. Bukod pa dyan, si Master Hans ay nag-aral, nagpadalubhasa sa astrology. Ano po ba ang astrology? Ang astrology po, base po sa year ng kapanganakan nyo, sa month, sa day, araw ng kapanganakan nyo, at saka oras ng kapanganakan nyo, ay nabibilang ni Master Hans. Alang taong ka, anong year, anong month, anong day ka mag-aasawa, ilang anak magiging anak mo,
ilang business o magiging maswerte ka ba sa business? Nasaan ang wealth star mo? Ano ibig sabihin ng nasaan ang wealth star mo? Mag-aasawa ba ako mga sir ng mayaman? Ang pera ko ba ay nasa parents? Ang pera ko ba is nasa abroad? Ang pera ko ba ay nasa negosyo? Or empleyado ko? Or gano'ng capacity o gano'ng kalaki ang wealth star o wealth bag ng aking chart? Ibig sabihin, ilang milyones, ilang bilyones, ilang trilyones, in peso ba yan or in dollars ba yan ang kikitain in lifespan mo? May kita lahat yan base sa astrology sa birthday. Meron din tayo tarot cards, kaya nasa harapan ko po ang mga barahan na to ay may mga meaning. Gamit ang divination or connecting with the higher self or the spirit or kung sino man higher energy na meron natin ngayon, base sa baraha, masasabi o magbibigyan ko kayo ng mga fortune forecast, mga kapalar o mga hula base po sa baray. Meron din tayo palm reading base sa guhit ng palad nyo. Nasa guhit ba ng palad nyo? Nasaswertihin ka sa pera? Nasaswertihin ka sa pag-ibig? Kumusta ang kalusugan mo? Nakasguhit yan sa inyong mga palad. Isa-follow nyo po ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter at YouTube, Master Hans Kuma. Siyempre, meron tayong aura reading. Anong ba aura reading? Sa isang tao, nakikita natin anong colors of aura niya. Anong iniisip ng tao na to? This is one of the intuitive power na gagamitin natin. At meron tayong science of face reading. Base sa mukha ng isang tao, suswertihin ba to? Paano natin malalaman, Master Hans, itong boyfriend kong ito ay suswertihin or yayaman siya? Master Hans, itong girlfriend kong ito, base sa face niya, siya po ba ay bill mo ko niyan? Ibig sabihin, Master Hans, bill mo ko noon, bill mo ko niyan, bill mo ko nito, bill mo ko niyan. Ito bang asawa na to ay faithful o ito magiging husband ko ba ay faithful? Nasa face reading. Yan ang some o mga pinag-aralan talaga ni Master Hans. Base sa mga ganyan, pwede tayo magbigay ng prediction, ng hula o ng forecast. At meron tayong last na babasahin tungkol po sa inyong mga kapalang sumapadala niyo mga question. Eh syempre, ang aking astrology book, don't forget to buy po sa lahat po ng bookstores nationwide. Syempre, basa tayo po ng inyong mga katanungan. Next po natin question is nanggaling, nagsimula po yung nagpadala po ay si Paul Sendin. Master Hans, natutunan niyo po ba ang pagiging feng shui expert at saan niyo yan natutunan? Magandang tanong po yan. Ang isang pagiging isang feng shui expert ay pinag-aaralan. Ang dad ni Master Hans, daddy ko po, tatay ni Master Hans, ay pure-blooded Chinese po ang papa at mama ni Master Hans. Ako po ay Chinese, mukha lang Pinoy, pero Chinese po si Master Hans. Kuha si daddy ni Master Hans ay isang feng shui expert na po. So matagal na po talaga, nag-aral na po, bata pa lang talaga, exposed na ako sa isang feng shui, sa mga pag-feng shui studies. At bukod pa dyan, si Master Hans ay nag-aral pa ng feng shui studies niya sa iba't ibang countries, nagpadalubhasa. Ito po ay napag-aaralan. At syempre, gift po, ay gift o yung mga talents sa mga special skills, like mga intuitive power ay regalo or gift po yan. At na-enhance po yan. Follow niyo po ako sa Facebook, Instagram, Twitter para magkakwentuhan pa to. Paulit tayo. And that's it mga kapamilya! Thank you very much for watching Kapamilya Confession. To watch this episode, again, para manapanood ulit itong episode na to, just subscribe. Just subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel now. And for more updates, click nyo po yung bell beside the subscription button. This is Master Hans Kuha. Kita-kita tayo sa aking Facebook, Instagram, Twitter. Bye-bye muna and signing off for now. See you!